Yeah. At dito matatanaw natin yung mga sasakyan na nanggagaling doon sa globe. Papunta dito, yan po yung papunta ng PICC. Minuto. Ay! Ano? Nagtanong saan? Vlog-vlog kasi ako. Hi guys, welcome to my vlog. Time check. It's 5:56 na. Andito tayo ngayon sa Mula Bisha. Ayun po yung club ng Mula Bisha at mayroon din nakalagay na 2023. Ando po yung Amo Arena. Andito po yung loading and unloading ng bus. Meron din tayong mga garden. Bakit na may sasakyan ako kanina, nag-commute na ako ni boss, siguro may importanteng lakad siya. Nag-drive na lang siya mag-isa doon sa SMX. Papunta ako doon para punta na Mega Mall, pero maglalakad lang ako dahil walang direkta na sakayan dito papunta sa Mega Mall. Kailangan kong umakyat ng boat bridge. Ayan po, para makatawid ako doon sa kabila. May mga garden dito. Ang hirap mag-vlog ng public dahil sa maraming tao, lalo na hindi naman ako sanay magsalita ng sa harap ng maraming tao. Yung kalsada na to, ito po yung Joknok. Kailangan ko munang sumakay ng escalator andun para makatawid ako dito sa dyan sa footbridge na yan. Punta doon sa kabila. Pakyat tayo dito sa escalator. At dito patawid tayo doon sa kabilang bahagi para makapunta tayo doon sa bus terminal. Ang ganda nitong footbridge na to dahil sa mayroon siyang boom, kahit magulan man siya hindi tayo mababasa at malawak tong footbridge na to. At dito lang. At dito matatanaw natin yung mga sasakyan na nanggagaling doon sa globe. Sa vlog na ang Mula Bisha. Ito po. Ito yung papunta dito. Yan po yung papunta ng PICC. Doon sa kapila, yun po yung paikot. Papunta po siya ng PTX. Sang-sang area. At papunta ng Naiya. Paikot lang po dyan sa vlog. Balik na tayo dito. Baba tayo dito sa hangga na to. Bagamat ito yung pinakauna kong dumaan dito sa tawiran ng tao o footbridge dahil sa laging akong nag-drive ng mga sasakyan, lang dito pala. Nasa bandang Shell Residence na tayo. Ganda ng mga garden dito.
Dito po yung dulo ng EDSA, pagpunta na po ng loob. Ayan po yung pangalan ng Shell Residence, under renovation. Yan po, inakpan po nila. It means babaguhin nila. Maglalakad tayo papunta doon sa Ruas Boulevard at doon tayo sasakay ng bus papunta ng Mega Mall. Sa Mega Mall tayo bababa dahil papunta tayo ng Mandaluyong. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the... Nandito na tayo sa Makapagal Avenue. Kawit po tayo dyan. Ayan po yung midline. May magandang garden. Sa kabilang Double Dragon Plaza. Sa mga oras nito, mararamdaman na natin yung traffic. Ito na yung tinatawag na last hour. Puras na ng uwian ng mga tao na galing sa mga trabaho. Kaya mararamdaman na natin yung traffic. Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. So, kailangan ko magkita sa footprints matawid dun sa kapila para masakayan ako ng bus papunta na Mega Mall. Walang babaan sa EDSA Crossing kundi na dun na mismo sa may Mega Mall. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key is to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find a way to you. You like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't toss me out. Hit the ignition. Sa halos isang oras na biyahe natin mula Pasay hanggang dito sa may Mega Mall, pamasahe natin ay nagkakalaga ng 28 pesos. Kahirapan lang para sa mga commuters dahil maglalakad doon sa babaan hanggang doon kung saan tayo sasakay ng panibago. Di katulad dati kung saan mo gustong bumaba ay doon ka bababa. Pero sa ngayon ay hindi na dahil mayroon ng mga sariling stopover yung mga bus. Para sa mga commuters, di kailangan magdala ng maraming gamit dahil mahirapan kayong bit-bit na mga gamit. Dahil sa kailangan mong maglakad ng napakalayo. Pero advantage lang sa mga bus, wala na silang traffic. Sa mga sasakay ng bus, bago kayo umakyat doon sa station ng MRT, kailangan nyo muna magsuot ng face mask. At yung nilalakarin natin ngayon ay dito. Iyabay-bay po natin yung kahabaan ng EDSA. Ayan po. Ito po yung dati. Hindi lang makita. Ayan po yung Highway 54. Ngayon ay tinatawag na siya ng EDSA. At para sa mga hindi pa nakakaalam, humipatan, ano ang ibig sabihin ng EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue. Yung po yung ibig sabihin ng EDSA. Habang binabaybay natin dito yung kabaan ng EDSA, may mapapansin naman natin itong binabaybay ko ngayon ay medyo maluwag. Yan po yung papuntang Pasay. Doon sa kabila, medyo may kabigatan naman po. Yun yung papunta ng monumento. Sa mga papunta ng monumento, test lang muna. Dahil medyo may kabigatan yung traffic. Halos sa 15 minutos na biyahe natin mula sa Star Mall. Ay, dito na talaga tayo sa Mandaluyong. Thank you.
niya. Magkatanong saan? Maglaglag kasi ako. Ano? Sinasama ka? Ano? Ayaw mo? Ayaw mo! Ano ba siyang mo? Delay ako na pa. Kita ko yung moon? Hmm, para siyang buwan. Gabi. Ayaw mo na mo? Gusto mo pa buwan? Mm-mm. Tapos tar na parang between. Yati. Ano? Parang, ano siya? Parang? Parang diamond. Oo nga. Oo nga. Sige. So, ayun, mula Star Mall hanggang dito, nasa mga 15 minutos yung biyahe natin up. And then, andito na talaga tayo nakarating. So, hanggang dito lang muna. Kita-kita na ulit tayo susunod ng mga vlog. And bye-bye!